Amen. Praise God. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved co-preacher. Brother Paul Manzano. Praise God. Mahal, misanan pa tayo dumalangin upang tayo po igabay at patnubayan ng ating dakilang Diyos sa ating isasukong pag-aaral sa kanyang banal na salita. Tayo dumalangin. Dakila at mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal, minsanan pa sa punang panalangin ng aming minamahat, ginahal Pastor, Youth and Prophet, muli ang bawat sa amin. Ito sa puso nagpupuri, nagpapaabot, na dakilang pasalamat na muli namin naipaabot ang isang kataas-taas ang pagpupuri sa iyong marilag at mga pangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, muli kami humihimbal kahabag ang kapatawaran. Saan man nasumpungan, manasabi ng isip na kilos man na hindi mo kinalugdan. Patawarin bawat sa amin. Pinakamamahal na Panginoon sa oras ito ng paghayag ng iyong banal na salita. Ikaw po ang maglagay ng mga salita sa mga labi sa garang sa akin. Wala ang magagawa. Malinaw pong ipaunawa ang kahalagahan ng iyong banal na salita sa lahat na kikinig sa mga oras ito. Kaya samahan mo kami at pagpalain. Ito po sa madalangin, sa matamis at mga pangyari ang pangalan ni Jesus. At sama-sama naming sinasaway lahat ng uri, demonyong was and has, lumayas ka sa mga pangalan sa by Satan of Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Isa lang papaabot sa kataas-taas ang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at parangal. Una at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin pinagpapaabot ang adobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang Pastor Howard Durley, beloved evangelist, Will D. Estrada Almeda, man of God, prophet of God. Ganon din po sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay, at sa lahat kabalikat, sa banal gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po nating inaalala ang precious memories ng ating beloved son pastor, na kanyang mga turo at aral, inigang mabuting bagay sa bawat sa atin. Pagbati din po sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, sa lahat po ng ating minamahal na bisita. Welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Minamahal, tayo po ay totoong kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Tayo po ito tong pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ang nais ng ating dakilang Diyos na mahal, tayo po ay manatiling kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon magpakailan-kailan paman. Amen? Yan po ang nais ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay manatiling manahang kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At magkaroon lang po ng kaganapan ng mahal ang mga bagay na ito, kung ating susundin ang utos ay pinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Ano po ang sabi ng mahal ko? Marcos 20:28. The book of Mark chapter 20. Book of Mark chapter 20, verse 28. Excuse me. Walang Matthew po. The book of the Gospel according to Matthew chapter 20 verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Ito po si Ebanghelyo ni Mateo kabanatang 20 talatang 28. Gayun din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon na mahal, siya po ang maiibig o nais man. Na tayo po mahal ay totoong mga ligtas at tayo manahang kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang nais ang aling dakilang Diyos, kinamahal tayo po, kinamahal ko, na pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi dito? Tayo po ay mananatili lamang nakasama ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito kung ating susundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano po ang sabi ng Mateo 28:20? Pakibasa ko, kinamahal. 28:20 po ng Mateo. 28:20 ng Mateo. 28:20.
The book of Matthew, chapter 20. Verse. The chapter is 20 and the verse is 28:20 po. Excuse me. Chapter 28, verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Mateo kapitulo 28, versikulo 20. Naituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen! Praise God! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan ito po ang nais ng ating dakilang Diyos na mahal, tayo mga tinubos ang ating pinakamamahal na Panginoon? Ano po ang sinasabi ng mahal na nais ng ating dakilang Diyos na tayo po ay manahang kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Nais ang ating dakilang Diyos na mahal, tayo ay makasama ng ating dakilang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibotang ito. Amen? At paano po tayo na mahal makakasama ng ating dakilang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito? Umanahan man tayong kasama ng ating dakilang Diyos magpakailanman. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kinakailangan tayo, pagmamahal, ay lumapit sa Diyos na may pagkakatiwala. Ano po ang sabi ng mahal? Hebreo 4:16. From the book of the Hebrews, chapter 4, verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in need. Sa Hebreo, kabanatang 4, talatang 16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Amen! Praise God! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Upang tayo po'y manahang kasama ng ating dakilang Diyos magpakailanman. Ano po ang sinasabi dito? Kinakailangan ng mahal, tayo po ay lumapit sa ating dakilang Diyos sa may pagkakatiwala. Amen? Hindi nag-aalinlangan. Amen? Na isang ating dakilang Diyos na mahal na tayo, pagmamahal, ay buong puso, buong kaliluwa, buong pananampalataya, tayo po ay lumapit sa ating dakilang Diyos sa may pagkakatiwala. Amen? Ano po ang sinasabi ng mahal ko? Kung tayo lalapit sa ating dakilang Diyos, buong puso, buong kaliluwa, buong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano po ang sinasabi dito? Dito po natin makakamtan yung awa, biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na kung saan yung mahal ko, sinasabi, sa panahon ng ating pangailangan, tayo'y tutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Katulad pag minamahal niyo, patotoo ng ating minamahal kapatid, kanina lamang, ang kanyang minamahal na ina, minamahal ko, ito pa'y lulan, minamahal ko, ng bus na kung saan, ayon sa kanyang patotoo, ang bus na ito, minamahal, inalaglag doon sa matarik na bangin, na dapat, minamahal ko, ang kanyang minamahal na ina, siya po, minamahal ko, ay naandun, kamti niya, tinatawag na kamatayan. Dahil yun po ang nangyari sa mga kasamahan na kanyang minamahal na ina. Subalit ang ating minamahal kapatid, ang kanyang minamahal na ina, ang minamahal ko ayon sa kanyang patotoo, dahil siya ay tumawag sa ating dakilang Diyos, dahil siya ay nanambitan sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano po ang nangyari ng minamahal? Sumakanya ang awa at habag, biyaya ng ating dakilang Diyos, na kung saan, banal na kasulat ang sabi, na sa panahon ng ating pangailangan, tayo'y tutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Imagine niyo, pagmamahal, dapat patay na po yung kanyang minamahal na ina. Subalit meron tayong Diyos na totoong nag-iingat sa bawat yan sa atin. Meron tayong totoong Diyos na mahal, na totoong nagmamahal sa bawat sa atin. Na sa oras ng ating pangailangan na mahal, na andyan ang awa, biyaya at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tumawag ka lang sa ating dakilang Diyos. Amen?
Dahil pag tayo tumawag sa ating dakilang Diyos, hanggat ikay na andyan, patuloy kang sumusunod minamahal sa salita ng ating dakilang Diyos. Patuloy mong sinasagawa ang salita ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay. Ni kailanman hindi ka iiwanan, ni kailanman hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ipapakita sa iyo ng ating dakilang Diyos na mahal ang dakilang himala sa iyong buhay. Amen. Katulad ng mahal do sa ating minamahal kapatid, na andiyan naman ang mga anghel ng ating dakilang Diyos. Siya ay ginabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakatarik na bangin ng mahal. Pero nung himala ng ating dakilang Diyos, naakyat ng kanyang minamahal na ina sa tulog at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ng mahal. Amen? Na siya po ang nagnanais ng mahal ko na tayong lahat ng mahal ay pakaibigin, pakamahalim. Totoong arugain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kinakailangan lang ng mahal na tayo patuloy na lumapit sa ating dakilang Diyos. Buong kaliluwa, buong puso, buong kalakasan tayo lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil banal na kasulatan ang nagsasabi, ito po ay hindi masama. Amen? Ang paglapit sa ating dakilang Diyos, ito po ay hindi masama. Amen? Ano po ang sinasabi ng mga kasulatan? Ito po ay mabuti. Ano po ang sabi ng mahal ko? Salmo 73:28. From the book of Psalms, chapter 73, verse 28. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy works. Mag-awit 73, versikulo 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoon Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Amen! Praise God! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng malakasulatong ng mahal? Kinakailangan tayo lumapit sa ating dakilang Diyos. Dahil ang bagay na itong inimahal, banal na kasulat na sabi, ito po ay hindi masama, kundi ito po ay mabuti. Amen? Dahil banal na kasulat na sabi, isang mabuting bagay ang lumapit sa ating dakilang Diyos at manganlong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Isang mabuting bagay na mahal na lumapit sa ating dakilang Diyos. Bakit na mahal? Dahil ang ating dakilang Diyos siya nagsabi na kung ikay lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa iyo ay sasapit hindi ang kadiliman, hindi ang kabigatan, hindi ang kahirapan o kawalang pag-asa man. Bagkos ang sabi ng mahal na kasulatan, sa iyo ay sasapit ang araw ng katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi? Mahal, pakibasa po. Malakias 4:2. From the book of the prophet Malachi, chapter 4, verse 2. But unto you that fear my name, shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and he shall go forth and grow up as calves of the stall. From the book of Romans, chapter 2, verse 10. Amen. From the book of Romans, chapter 2, verse 10. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile. Ito po sa Malakias, Kabanatang 4:2 at Roma 2:10. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Oh, ito man. At kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Dadapwat kalwalatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa na mabuti. So, Diyos ang una-una at gayon din sa Griego. Amen. Amen! Praise God! Everybody say praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Mahal, ano po ang sinasabi ng mahal na kasulatan? Kung tayo po ilalapit sa ating dakilang Diyos, buong pagpapakumbaba, buong puso, tayo ilalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng mahal na kasulatan? Sa atin, mga mahal ko, ay hindi sisilay ang araw ng kabiguan.
ikaw walang pag-asa, hindi po yan pasisilayin ang ating dakilang Diyos. Bagkos banal na kasulat na sabi, sa atin ay sisilay ang araw ng katuwiran ng ating dakilang Diyos sa may kagalingan. Amen? Maramdaman mo sa iyong buhay, mga mahal, yung totoong awa at habag ng ating dakilang Diyos. Yung totoong pagpapala ng ating dakilang Diyos, yung totoong maramdaman mo sa iyong buhay. Amen? Iiyak ka dahil sa kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bibigyan kang totoong kagalingan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kung ikaw man inaandos sa karamdaman sa mga oras na ito, kapag ikaw ang namahal ay lumapit sa ating dakilang Diyos, ibinigay mo ang tiwala mo, ang iyong pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoon, sisikat sa iyo ang araw ng katuwiran ng Diyos na may kagalingan. Amen? Magpatuloy lang tayo sa ating dakilang Diyos, namahal. Ibigay lang po natin yung buong tiwala natin, yung pag-asa natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil banal na kasulan nagsasabi ng mahal, Biblia nagsasabi na kung ikay patuloy na lalapit sa ating dakilang Diyos, ikay pararangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Karangalan, kalawalatian, kapayapaan sa lahat ng gumagawa ng mabuti. Amen? Kapag tayong namahal ay patuloy na gumawa ng mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos, patuloy kang pararangalan ng ating dakilang Diyos. Amen? Aalisin ka ng ating dakilang Diyos sa kapighatian. Aalisin ka ng ating dakilang Diyos sa mga sakit at karamdaman. Aalisin ka ng ating dakilang Diyos sa mga suliranin. Sa iyong kahirapan, aalisin ka ng ating dakilang Diyos. Amen? Dahil ang ating dakilang Diyos, siya po'y higit na makapangyarihan sa ating mga suliranin. Amen? Ang ating dakilang Diyos ay higit na makapangyarihan sa ating mga sakit at karamdaman. Kayang-kaya kang pagalingin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Humawa ka lang sa ating dakilang Diyos. Panghawakan mo lang ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy ka lang manambitan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng mahal, yung patotoo ng ating minamahal kapatid, ang ating beloved brother, Resty, ang kanyang patutuo, ang inamahal siya po ay may karamdamang colon cancer. At sinabi ng doktor sa kanya, ang kanyang karamdaman na yon ay wala lang kagalingan. At wala po siyang ibang ginawa, ang inamahal. Kundi siya po, ang inamahal, ay nagkulong na lamang doon sa kanilang tahanan. Nag-aantay na lang po siya, ang inamahal, ng tinatawag na kamatayan. Subalit, ang inamahal, totoong may Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Bakit, mga mahal, isang araw siya po ay dinalaw ng isa sa kanyang kamag-anak. Nang kanyang minamahal na kamag-anak na ito, ito po, mga mahal, ay naglilingkod na rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. At siya po, mga mahal, ay binahagi na ng ating minamahal kapatid. Nang kanyang sinabi, siya po ay nagpatotoo na nasa banal na gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito po ang may mga karamdaman ay pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Dito mga may sakit, suliranin na mahal ay nilulutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating minamahal kababayan na mahal, isa lang din ang sinabi sa kanya. Ang aking karamdaman ay wala ng pag-asa. Pero ano po ang sinabi sa kanya ng ating minamahal kapatid? Kung sa tao walang pag-asa, sa Diyos may pag-asa. Dahil ang ating minamahal kababayan, halos hindi na po siya makalakad, binubuhat na lang po siya saan man niya gustong pumunta, within that area, sa loob ng kanyang tahanan, binubuhat na lamang po siya. Ganun po kahina ang kanyang katawan. Talagang nalalapit na po siya doon sa tinatawag na kamatayan. Subalit ang Diyos, kaya niyang dugtungan ang iyong buhay, lumapit ka lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang kanyang ginawang inamahal. Siya po ay sumampalatay sa ating dakilang Diyos. Siya po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sa ganung kalagayan, siya po ay binubuhat na lang inamahal. Nagpumilit po siyang lumapit sa ating dakilang Diyos. Siya po ay dumalo sa panalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanggap niya ang ating dakilang Diyos bilang sarili niyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. At pagkatapos niyang tanggapin ang ating dakilang Diyos inamahal, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine niyo po, minamahal, ilang taon na pong nakakalipas ngayon, 1990s po yun, hanggang ngayon, patuloy na lumuluwalhati, numadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ating minamahal kapatid, na andun ang kalakasang minamahal na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sa Diyos ay may pag-asa.
Amen. Patuloy lang po tayong mahal, lumapit sa ating dakilang Diyos na mahal. Huwag lang po natin ipagkait sa ating pinakamamahal na Panginoon yung hinihingi ng ating dakilang Diyos. Natin siyang paglingkuran buong puso, buong kaluluwa, paglingkuran po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung di po natin paglilingkuran ang ating dakilang Diyos na mahal, at iwawaglit po nating pilit ang salita ng ating dakilang Diyos na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Pilit po natin iwawaglit ng mahal yung mga patotoo na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. At pilit po natin tatalikuran ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko? Makakamtan mo sa iyong buhay, hindi ang pagpapala, hindi ang kalinga ng ating dakilang Diyos. Bagkos ang sinasabi ng mga kasulatan, ang makakamtan ng tao, ang tao ay itatakwil ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ano po ang sabi? Pakibasa po Hosea 4:6. The book of the prophet Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Isaiah kapitulo 4, versikulo 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang inyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos. Akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Amen! Praise God! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Manatili lang tayo sa ating dakilang Diyos at ang ating dakilang Diyos ay mananatili sa bawat sa atin. Subalit kung tayo na mahal ay pilit na maglulumayo sa ating dakilang Diyos, pilit po natin iwawaksi sa ating buhay ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Niminsan hindi po natin makakamtan sa ating buhay yung tinatawag na kalinga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung tinatawag na pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Yung awat habag biyaya ng ating dakilang Diyos, yung naman hindi natin makakamtan. Subalit kung tayo patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi mo makikita sa iyong buhay ang totoong pagkawasak sa iyong buhay. Bagkos ano po ang iyong makikita, ano po ang sabi ng malaking sulatan, ikaw ay itatatag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa mo ng mahal, Deuteronomy 28:20. The book of Deuteronomy chapter 28, verse 9. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. Ito po sa Deuteronomy, kabanatang 28, talatang 9. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo, kung iyon gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Amen. Amen! Praise God! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng mahal na kasulatan ng mahal? Kapag ika'y lumapit sa ating dakilang Diyos, tumiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon ng iyong buong puso, buong kaluluwa. Ano po ang sinasabi ng mahal na kasulatan? Kailanman, mahal ko, ika'y hindi itatakwil ng ating dakilang Diyos. Bagkos, ano po ang sabi ng mahal ko? Deuteronomy 28:20, ikaw ay itatatag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palalakasin ka ng Diyos, minamahal. Lilingapin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam mo, balakit sa iyong buhay, minamahal. Alam mo, kahirapang dumating sa iyong buhay, minamahal. Ika'y pananataliin ng ating dakilang Diyos na nakatayo, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sabi ng malakasunan, minamahal ko, kung nais po natin, minamahal, na makasama ang ating dakilang Diyos magpakailan-kailan paman. Ano po ang sinasabi ng malaking sulatan? Ano po, minamahal ko, ang dapat po nating pagyamanin sa ating buhay? Ano po ang sabi ng minamahal ko, Josue 1:7 at 8 talata, unang 1:2-17. From the book of Joshua, chapter 1, verse 7. Only be thou strong and very courageous, and that thou mayest observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper
whithersoever thou goest. Josue Kapitulo 1, versikulo 7. Magpakalkas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liligo sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Amen! Praise God! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang mahalan po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Kung nais po nating manahang kasama ng ating dakilang Diyos. Ano po ang inimahal ko? Ang nais po ng ating dakilang Diyos na dapat pong pagyamanin natin sa ating buhay. Ano po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan? Josue 1:7 na tayo po ay magpakalakas na mainam. Amen? Huwag po tayong liliko sa kanan. Huwag po tayong liliko sa kaliwa. Na kung saan Banal na Kasulatan nagsasabi, tayo po ay magkakaroon ng mabuting kawakasan. Amen? At dahil isagawa po natin ang mga bagay na ito, na tayo po naman ay lumapit sa ating dakilang Diyos, buong puso, buong kaliluwa, tayo lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pong inimahal ko? Ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, tayo po ay mananahang kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang Juan 2:17, huling talata, maganda na po ang ating minamahal mga awit, ating minamahal mga nugtog. First book of John chapter 2 verse 17, and the word passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Ito po sa unang Juan, kabanatang 2, talatang 17. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pitan iyon, datapuat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Amen! Praise God! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano pang namahal ang sinasabi ng Banal na Kasulatan na kung saan ito po ang ninanais ng aling dakilang Diyos, ang namahal ko. Ano po ang sinasabi? Tayo po na patuloy na lumalapit sa ating dakilang Diyos na may pagkakatiwala. Tayo po na lumalapit sa ating dakilang Diyos, buong puso, buong kaluwang na mahal ko. Ano po ang sinasabi dito? Tayo po ay mananahang kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo mawit-awitan natin ang ating dakilang Diyos. Papurihan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, sinumahal, siya po'y totoo nagmamahal sa bawat sa atin. Ang ating dakilang Diyos, sinumahal, siya po'y totoo nagpapahalaga sa bawat sa atin. Banal na Kasulatan nagsasabi, hindi po ibig ng ating dakilang Diyos o nais man ng ating dakilang Diyos na tayo po ay mga pahamak, kundi ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay makasama ng ating dakilang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Papurihan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, siya'y mabuti. At sandali magpupuri sa'yo. Pagsambay, manalangin, gracious Lord Jesus. Patuloy po tayo mawis sa ating dakilang Diyos. Habang aking pinagkagalaw ang pagkataw sa ating bilang sa habang panahon niya.
sandali Jesus mo sa'yo lagi ang salita mo viewers, our beloved visitors and would-be brethren. You are indeed blessed because we know that it is the Lord Himself that brought you here in the true church of our loving God. You are witness today on how the Lord moves in the life of each believer in the JMCIM. You heard the testimonies, the great signs and wonders and miracles which are the fulfillment of what the Lord promised in the Bible. If you will give your life to Him, surrender all to our loving God, He will also bless you. There are four requirements of salvation. This will be the key so that the heaven will be opened unto you and your names will be written in the book of life. You need these four keys to open the gates of heaven and make you heirs of eternal life. First requirement is faith. You have to believe in God, the one true God who came down from heaven and manifested as man to suffer and die on the cross of Calvary for the sins of the world and rose again to prove that He alone is God, no other than our dearest Jesus Christ. Amen. The second is repentance. You have to repent of all your sins and forsake your sinful life without turning back to it again. If the Lord sees your desire that you really, sincerely want to be changed, to be holy and righteous, He will help you. The third is baptism in Jesus' name. That is in Acts 2:38, repent
and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. This is not joining for a new religion or sect. No, this is fulfilling what the Scripture says and what the apostles did more than 2,000 years ago. We will perform our water baptism right after the service. The service choir members and church worker will be there to assist you. Before our beloved would-be brethren, please do not leave without fulfilling the third key to salvation so that you can be sure of eternal life in heaven. The fourth is baptism of the Holy Ghost. It is the Lord who will baptize you with His Holy Spirit in due time as you go on attending, worshiping the Lord in spirit and in truth, serving the Lord and striving to do His will. The baptism of the Holy Ghost will be the evidence of speaking in tongues with and which will come unto you. This is the power of God. So, our beloved visitors, accept there is Jesus as your personal Savior. You may raise your two hands and follow this prayer. Amen. Praise the Lord. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, I am a sinner and I repent of all my sins from the day that I knew how to think until this very moment. Please forgive me, Father. I now receive you as my personal Savior, God and King of my life. I will serve you from now on until the day of your coming. Help me to do your will. I love you, dearest Jesus. Please enter into my heart stained with sin and cleanse me from all unrighteousness by your precious blood that flowed in the cross of Calvary because of me. I want to serve you from now on until you come. In Jesus' name I pray. Amen. We will pray for you. Amen. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, through the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wilde E. Almeida, your end time prophet, we thank you so much for this soul you brought at your feet who accepted you as their Savior. We ask you to forgive their sins, write their names in the book of life, make them real Christian by heart, in deed, and in truth, and ears of eternal life. Save them, Father, and all of their loved ones, hold them until thy coming. This we pray in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. The first requirement, it was already done. You have faith to our loving God. Second, you have repented of all your sins, and for sure you will be forgiven. You must be baptized in the name of Jesus Christ. And the fourth, God will baptize you with His Holy Spirit. Continue serving the Lord. As the Bible says, if you abide in me and my word shall abide in you, you shall ask what you will, and it shall be given unto you. Invite your unsaved loved ones, your friends. Let them attend in this our congregation so that they too will be saved. God bless you. You will be blessed physically, materially, spiritually. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. God bless you, beloved Joey. Tayo magkaisang tumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po muna magkaisang dumalangin ng pagsisisi bago po natin hilingin ang lahat ng ating mga pangailangan sa ating dakilang Diyos. Mapagpala po namin, Ama. Diyos na mapangalian sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang dalangin, aming kagalang-galang na malapas sa Evangelist for this, Brother Med. Narito po kami sa iyong panalapaanan, malapang Panginoon. Lubos na nagpapangbang, nagsisisi, malapang Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa lahat ng aming pagkukulang, kakasala sa iyo. Patawarin mo po kami, matulungan mo kami na masunod po namin na siyento
100% lahat mong kautosan malapain noon at maging handa sa kailan araw pagbabalik at magamit po rin kami malapain noon sa pagligtas pa ng maraming kaluluwa hanggang sa araw na iyan malapain noon kami pitubusin mo malapain. Hallelujah at lubos aming pasasalamat sa iyo Diyos. Nagkaloob ka ng totoo mong propeta amin na ba't ginagalang malapas store together with our beloved mama and beloved children malapain noon ng aral na buo mong katotohanan at ngayon niltamas sa po namin totoong pinagpala at masaganang buhay, katiyakan sa buhay na walang gaan, ang patuloy na mahabang buhay, amin at ginamalapas o ang kalakasan at ginamalapas ni children malapain, lubos mo namin pinasalamatan malapain noon upang maging daan ang kaligtasan ng buong mundo sa magitan ng nag-iisang ebanghelyo ang kaligtasan hanggang sa araw na yung pagbabalik. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong po natin isang kamay sa ating ulo, kabila sa parteng katawan, may karamdaman. Isip mo natin ating kagalang-galang, mga pastor, Evangelist Willis Rodalmeda, ang naglehans po sa ating mga minamahal. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu, ng karamdaman, problema, bisyo, sa pangalan ni Jesus, di masamang cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, but with pride, lust, covetous, materialism, lahat ang bumabalik, makahinaan, unbelief, ribbon towns, carnality, kasaw, matter problems, financial problems, hallelujah, materialism, kasaw, in Jesus' name, be healed, be blessed, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, promise us to right now, in Jesus' name, amen, and amen. Purihin ang ating malapain, maminamahal, bilang pasasalamat sa ating malapain na lahat ng ating mga kailingan, ating mga prayer requests, tinugon ng ating malapain sa mga kaparaanan, tayo po may namahal ay magbanggit na a million times sa pagpupuri sa ating malapain, napakamakparing ang salitang Hallelujah, praise the Lord. Tatlong beses mga minamahal, sabay lukso. Sabay po, sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, Lord Jesus! Hallelujah! We love you so much, Lord Jesus! Salamat po sa iyo, Malapainoon. Glory, glory, glory to God. Purihin ang ating Malapainoon at ayun naman matatakos sa ating announcements from our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alcon. Amen. God bless you po, ordained preacher, beloved brother Ralph Blanco. At mga manang muli po, patuloy po ang ating pong banalagwain sa lahat-lahat at po minamanang mabisita, mga minamahal sa lahat-lahat at yung mga pinagkapalang minamanang mga kapatiran sa inyo po ang minamanang mabisitors, all our webcast viewers po, our channel worship services po, mga banalagwain po nila ay tatlong araw po, mga minamahal. Tatlong araw sa loob po ng isang linggo, mga minamahal. For our channel worship services, we have them Wednesdays, Fridays, and Sundays. This coming Sunday po, mga this coming Sunday, that is September 11, this coming Sunday from 10 o'clock in the morning up to 4:30 in the afternoon. Next week naman po mga minamahal, next week po sa papasok po na linggo po mga minamahal, September 14 and September 16. Those dates are Wednesday and Friday respectively. Mag-start po tayo. We're gonna start at 1 p.m. up to 6 p.m. Pareho pong oras ng ating pong Wednesday, ating midweek and Friday service po mga minamahal. 1 p.m. to 6 p.m. mga minamahal. Ang ating pong kindly po, yung po sa mga ating minamahal mga pinagpala mga baguhan na webcast viewers po, yung pong patuloy na subaybayan, ating pong central live streaming po, ating pong central live stream through FB page JM CM Central Live Stream and also through our YouTube channel JM CMTV. You can also visit our website www.jmcm.org at mga minal, maaari po kayong tumawag sa lahat ng mga sa mga baguhan po, sa mga bisita at mag-isa mga datian po sa inyo po yung minamala mga pinagpalang ang minamala kababayang Pilipino sa mga baguhan po na ating po nga live webcast viewers po. You can call for prayer and counseling. Pwede po kayo mag-request ng prayer po and counseling po ang mga minamala. Ang ating po mga linya ng telepono, naka-flash po yan, 8-372-9194 and 8-375-1148. At hindi naman mga pinagpala mga kababayan Pilipina po nasa labas na ating pong bansa, mga minamahal, upang kayo po makatawag if you would like to request for prayer or counseling, calling outside of our country, mga from abroad, just add the area code of Metro Manila po, 02 po muna, 02-8375-1148, which is available for 24 hours, mga minamahal. Ang ating pong TV program sa mga bagong ating minamahal mga pinagpala mga viewers po, meron po tayong TV program which is being telecast every Saturday in the evening sa channel 4 po yan, PTV4, which starts at 10:30 p.m.
up to 12 midnight, mga aming 1.5 hour ating pong TV crusade every Saturday night. At ang ating pong radio program po, mga aming ating radio program, ang Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po ito, nightly Mondays through Saturdays, 11 p.m. to 12 midnight. Yan po sa DZME, sa Radyo Uno po, 1530 kHz inbound on your radio. That's 11 p.m. up to 12 minutes, 1 hour, at ito po ang radio program po, mga minam. At sa kayo po, mga minam, ay maaari po kayo patuloy makapagkaloob ng inyong po mga vows, pledges, and tithes and offerings po sa mga meron pong time to visit the bank po, mga minamahal. Ang ating pong JMCM Bank account, mag-isa niyo po, minamahal, mga kababayan Pilipino, kung nais niyo po kayo po yung maging kaagapay po, katuwang sa pagpapalaganap ng tunay at nag-iisang ebanghelyo sa buong mundo upang mga bilyon-bilyon mga tao ay makalapit po. You can also send your offerings po, mga minamahal, sa mga baguhan po. Hindi po kailangan ng Diyos ang tulong niyo naman. Langit at lupa, siya pong may-ari, mga minamahal. And this ministry never depends on anybody, on anyone, mga minamahal. Neither any company supports this, mga minamahal. Wala po nagsuporta dito. Tanging ang ating buhay na Diyos, mapagpalang mahal pa ng Jesus po. Simula, bago pa po itinatag at hanggang itatag, mga minamahal, decades ago, hanggang ngayon, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, tanging ating pong dearest loving God, ating pong mahal na Panginoon, salamat po, susupply po, nagpupuno na lahat ng pangailangan ng ating pong banalagay. Kaya patuloy po, tanging ating banalagawa ay nakatayo, mga minamahal, na patuloy po, lalo't higit-higit po, mga minamahal, ang dinadala ng mga napakaraming mga tao sa ng mahal na Panginoon. Mga bunga po, mga dakilang sacrifice po, ating dearly beloved, and honorable pension at po JMCM bank account sa mga bagoon po, yan po sa Banco de Oro BDO Fairview Branch. At isang savings account, and the account name is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCM or JMC. Yan po yung nasa caption po ng database po ng video. Savings account number 000-0003902-6857. Pumalakpak po tayo muli man ng pasalamatan po atin. Napakadakilang Diyos, mapagpala Diyos muli sa dakilang revival na ipinagkulob sa lahat-lahat ng mga narito po, mag-isa mga bagong po, at sa lahat-lahat ng mga tahanan, mga opisina po sa buong mundo. Tayo na po ito may haba atin na po ang ibinibigay ang lahat ng panahon. Atin na po ang kailin po, tumayo na po tayo mga manual, at atin na po ang ibigay lahat ng panahon. Narito po my beloved brother Yufem Mangampo for our closing prayer. Puri naman na Panginoon. God bless po, beloved Lord and preacher, beloved Lord Kalarkon. Tayo pa'y sama-sama na magpasalamat sa ating Diyos sa buhay. Laki na mapagpalang mga banal na magkapasya at mala Panginoon sa noong panalangin na aming kagalang-galang na beloved Pastor Almeida in time prophet, loving God. Kami mala Panginoon kakasya na papurit na papasalamat sa mala Panginoon sa tagumpay na imbalagawain sa araw na ito, mala Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat din sa mala Panginoon sa paglangis mo, mala Panginoon. Hallelujah. Igat sa lahat sa imbalan salita at matamis mo, balan na presensya, mala Panginoon. Padamo sa bawat sa amin, mala Panginoon. Ngunit igit sa lahat sa aming pag-iwalay, mala Panginoon. Kami lukuban mo na idokilang kapangyarihan, pag-iingat sumayo, mala Panginoon, na makarating kami malati sa kanakanyang mga tahanan, mala Panginoon. Hallelujah. Maging sa mga sakyan, ingatan mo din sila, mala Panginoon. Sa mga disgrasya kapamakan, pagpalain mo kami lahat, mala Panginoon. Ang ganyan, pagbabalik, pangawakan mo kami sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Bless you po mga minamahal, praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see. Yes, I love you with the love of my.
Yes, I love you with the love of my dearest Lord, who I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love Jesus. God bless you po mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord.